Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 14th regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark Alice Fidwan Singh, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph P. Teresomali, Honorable Oscar M. Ross II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilio E. Katipon, Honorable Afiora Rocafort, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Nonato Montero, Honorable Emmanuel A. De Castro, Honorable Paulino V. Carabin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Mark Aris Luan Singh for our invocation. Let us pray ourselves to the most holy presence of God. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. God, please enlighten my mind with truth, inflame my heart with love, inspire my will with courage, enrich my life with service, pardon what I have been, sanctify what I am, and order what I shall be. Amen. In the name of the Father, may we likewise request the Honorable Luan Singh to lead the singing of our national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang lupang hangin. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga konsyal, nasa likod po natin yung ating mga SPES beneficiaries, special education, special employment for the special program for the employment of students. Thank you, Konsyal Merlo. Talagang ikaw ay scholar. Ayan, makikinig ko sila ng ating session. And we'll now proceed to our next item in our agenda, privilege. The Honorable Katipon is recognized. Pakitas nga na kami ng mga SPES. Madami. Ano year na ninyo? Year? College na? Si Vice Mayor Owing De Castro, sana. At saka si Vice Mayor Patmon. Kaya ka pa. Butit wala si Merlo. Nagalang-galang na magsusunod na mayor ng Lipa, Eric Africa, at by si Mayor Merlo Silva, ang hirap ka banggitin ka, ka-uwing. Wala. Sa ating mga SPES, isang mapakaganda at kayo na-invite dito na mapanood yung session ho ng Sangguniang Panlunsod. Ang bubuksan ko ngayong umaga ito ay kung natatandaan yon, meron tayong clothing allowance para sa mga permanent employees ng city government na nakakahalaga ng 6,000 per head sa ating mga empleyado na regular. Aking nakita yung mga panahon pa namin nung unang panahon na yung mga casual ay nabibigyan din natin ng mga clothing allowance. Pinag-aaralan ko itong GEO kung paano. So, dito muna tayo sa casual. Ang casual na city government ay 100 heads. So, kung 100 heads, sa 6,000 per head, ang clothing is equivalent to 600,000.
ang kailangan laan natin. So ako ay magre-request sa ating kagalang-galang na chairman ng Committee on Appropriation na mapag-aralan, at ang source of fund ay from the salary savings of the city government, an amount of 600,000 para mabigyan natin ng clothing allowance itong ating mga casual employees, especially yung mga nakadetail sa Sanggunian Palusod, yung mga nakadetail sa mga miyembro ng Sanggunian. At mapag-aralan na rin natin kung paano ang gagawin natin sa ating mga GEOs next year, na baka ito po pwede na rin mga kaswal sa kadahilan ng ito ay bawal na sa batas na by 2019 ay bawal lang tumanggap ng job order. So pag-aralan maging kaswal na rin ito. So I'm requesting the good Vice Mayor to refer this a request na magkaroon ng clothing allowance ang ating mga kaswal sa ating lusod ng Lipa. Mr. Refer to the Committee on Appropriations and Committee on Good Government, and I'm instructing po yung committees na gawan niyo ho ng paraan na may bigay ho yung sweldo ng ating mga kaswal, dahil meron naman ho tayong mapaghahanapan ng pondo. And, privilege, the Honorable De Castro is recognized. Mayo upang alamin kung ano itong specs. Ano gaho ya? Ah, Consel Merlo, pakisagot po. Parang summer job. Ganun. Pero magkano ang sweldo ng ating mga kabataan? Minimum wage po sila. Minimum wage. Magkano po ang minimum ng gobyerno? Mga 315. Kaya gusto ko ipabot sa inyo, gobyerno mismo nagbabiolate ng labor code. Kasi ang minimum wage ay 500 plus na. Kaya kayo, kung kayo kayo may mga maliliwanag ang isip, mas matatalino kayo sakay sa akin. May bagay kayong alam na hindi ko alam. Kaya kung kayo tatangkilik ng isang kandidato, yung ipaglalaban ang inyong karapatan. Pagkat dito sa Sanggunian, kami nakakagawa lang ng ordinansa ayon sa inyong mga pinaabot kung anong dapat namin gawin. Katulad ng scholarship ng ating alkalde, gusto ko ipabot sa inyo, ayan ay institusyon na. That is an ordinance. Napagkaisa niya ng Sanggunian. Pagkat kung kami wala na sa dito sa mundo, lahat ng henerasyong dadaan at darating, mga saling lahi ay makikinabang sa scholarship ng ating pamahalaan. Kaya palakpakan naman natin ang Sanggunian. Sana kami makakita sa inyo ng inyong pagtangkilik sa aming ginagawa. Sapagkat kami, ang inspirasyon namin ay kayo at walang iba. Kami narito upang kayo matugunan ang inyong pangangailangan, lalo tigit ang larangan ng paggawa. Ngayon, kung kayo may problema at kayo na-empleyado naging regular at tinanggal, nang walang basyan, lumapit kayo kay Uweng, ipaglalaban ko kayo, walang babayaran. Yun lamang. Pagkat ako eksperto dyan sa labor. Maraming salamat, Vice. Maraming salamat po, Consel Uweng de Castro. Ito po nga SPESI program po ng Department of Labor and Employment at binaba po sa atin dito sa lungsod ng Lipa. Pero for the information po ng Sanggunian Paglunsod, actually yan po dapat yung 60-40. 60% will be shouldered by the city government, 40% po ang shoulder ng DOLE. Ito po mga bata pong ito, wala pong shoulder ang city government. Ito po isa tulong po ng ating kapartido sa PDP Laban na Chairman na Rodrigo Duterte. Kaya po, walang shoulder po dyan ng city government sa lahat po ng SPES na ating hinire. Privilege, the Honorable Gosos is recognized. Good morning, Mr. Chair. Sa lahat ng mga SPES, sa mga kasama ko, Consel, magandang umaga po uli. Mr. Chair, ang privilege ko lang po ngayong araw na ito ay naalala ko po, gusto ko lamang po tanongin ang chairman ng Land Use. Kung ano na po ang nangyari doon sa pinrivilege speech ko nung ilang buwan ho nakaraan regarding po sa building ng Torre de Lorenzo. Ito pong ginagawang condominium dito po sa may barangay San Sebastian. Kasi po, yung huli ko pong privilege, ang sinasabi ko nga po ay ito po ay may violation sa ating batas. Kasi po, meron po tayong height limit
na ipinapatupad dito sa lungsod ng Lipa. Lagi ko hong nakikita, parang 11 o 12 floors ang itatayo pong condominium na ito. At sa akin pong pagkakaalam ay dapat po ay hanggang mga 5 o hanggang 7 floors lamang sa areyang iyon ang mapapalagay. Gusto ko lamang pong malaman, Mr. Chair, kung ano po ang ginawang aksyon ng ating chairman sa land use. Lamang po at maraming salamat. Refer to the Committee on Land Use. With due respect to Sir Junjun, the chair, the committee conducted a committee hearing. Siguro ho, after a week ng nag-render kayo ng privilege speech, but unfortunately, Mr. Chairman, di ho sila dumating, kaya ho, hindi ko ho masagot kung ano ho ngayon ang sitwasyon. Ang alam ko ho, tayo may resolution ano na kung tutusin ho, ay dapat ho ay pananagutan na ng engineering na kung saan ho ay pinatitigil ho natin ang construction. Pero sa ngayon ho, ay ayon ho sa Kikosel Joel, parang may gustong makipag-usap para po sa bagay na yan. Sabi ko nga ho, ang pinakakailangan ho natin ay yung dokumentong kailangan ng sanggunian for the approval or disapproval of their project, Mr. Chairman. Siguro by next week or this week ay magpapatawag ho ali ang committee para po sa bagay na yan. Thank you, Mr. Chairman. The Honorable Mendoza is recognized. Privilege, the Honorable Mendoza is recognized. Mr. Chairman, before the privilege. For the privilege, the Honorable De Castro. Ay, ito po yung may kaugnayan dito sa ano, Lorenzo. Ay, nabanggit mo naman na ito yung pananagutan na ng Office of the Engineer. Ay, dapat yung ating kastiguhin ng engineer. Bakit nala, despite the apparent, the clear, ha, na provision ng batas, na may limitasyon ng height limit, eh bakit na pinapayagan nilang ipagpatuloy ito? Kaya ang dapat nating tawagan ay ang Office of the City Engineer kasi sila nag-i-inspeksyon yan. Kaya yun lamang po ang aking sadya. Para lalong madaling panahon. Kasi nakikita ko, biro niyo yung height limit na yun. Yun eh, malapit sa airbase, baka madali airplano, bawal ho yun. Eh kung yung kalapati, bawal pali pa rin sa airbase. Ayaw mas more itong building na matataas na ganito. It will endanger and risk the lives and limbs of our citizenry. Kaya ho, yan ang aking pinananawagan sa committee na may hawak na ito ng engineering. Eh, yan eh, inyong nang tapusin. Tuldo ka na. Maraming po salamat. The Honorable Gwen Wong is recognized. With regards to Torre de Lorenzo, dapat kasi nakita natin dito, first, they're very near the airport. Do we have an ATO permit? Kasi that is something that we should, that they should present to us. The ATO permit na hindi sila dumadaan sa flight plan ng aeroplano. Second, we have our comprehensive land use plan. Ano exactly ang naka-term doon? I think it should be 30 meters high. No, this is just informed guess lang about 30 meters high, which would be about, dapat nakikita natin sa plano kung ano yun. The city engineer should be explaining to us kung pasok or hindi. Without that, there should be an SUP, which is coming from the Sangguniang Panglungsod. This is, I'm just speaking from experience being a contractor in Manila. So, these things, pag nag-committee hearing, we should really see kung meron o wala before we can really see kung ano yung mga liabilities, ano yung pagkukulang ng developer. Thank you. The Honorable Katipon is recognized. Tama yung kay Gwen. At dapat tuition din natin si Consul Luweng na ipatawag ho natin na engineering dahil hindi natin na ma-determine talaga ho yung nakalagay ho kasi sa land use sa zoning ordinance of 1997 na 5 floor laang, limang palapag laang ang pwede allowed sa do sa area na yon. 4-4-4. So, mayroon tayo naging president na yung itong STI ay humingi sa atin ng exemption sa height limits at binigyan naman ng rekomendasyon, binigyan naman ng zoning ng planning ng rekomendasyon na pwede yung sa STI. Ngayon, ang problema dito sa Torre de Lorenzo, ang isang problema din yan, ini-apply nila dito una, condominium. E ating nire-raise kung condominium. So, condominium, ngayon, magkakaroon sila ng changes, yung daw gitna, gagawin nilang hotel. Hotel na yung gitna, condominium na yung dalawang side. At tapos yun pa nga, yung height limit,
Magaling. Kung ang kalapati mababa ang lipad, ay kung kalapati mataas ang lipad, ay di magkakaproblema tayo dyan. Mr. Chairman, siguro yung kinatatakutan ho na yung height, Mr. Chairman, ay may clearance po sila mula sa Air Transport Office na pwede daw ho pala. Ang atin ho ngayong pinaka-problema ho nila ay yun hong height limit na it is not compliance to the comprehensive land use plan ng city government. Kaya ho siguro, doon lang ho muna tayo mag-focus. At yun hong sinasabi, nagigawad ka tipo na there will be a change on the use ng property, siguro it's another matter for the reason, Mr. Chairman, hindi pa naman ho nadating sa atin. Siguro, doon ho tayo mag-concentrate kung ano ho yung inaprubahan ng sanggunian na uses ng kanilang property, Mr. Chairman. Siguro, by next meeting ho, lahat ho ng sinasabi ho na aking makasama ay atin ho itatakel. Sige po, yun pong mga iba pong questions ay sa committee hearing na lang po na ikakandak ng committee ng land use nyo po natin pag-usapan. Privilege the Honorable Mendoza. Yes, maraming salamat, Mr. Chairman. So sa lahat ho ng naandito sa ating pong mga spes, sa akin ng mga kasama, ay bumabati ng isang magandang umaga. Ang gusto ko sana buksan ho ngayong umagang ito ay alam naman ho natin na napakalapit na ng ating hong barangay elections. At sa May 14 ho ay magkakameron na tayo ng ating barangay elections at matatapos na ho ang ilan sa ating mga barangay captain ng ating termino. Meron po tayong 13 barangay captain na matatapos na ang term at meron din ho tayo na 102 na kagawad na matatapos na ang kanilang termino. So tayo naman po sa Sangguniang Panlunsod sa tulong po ng atin pong committee ng chairman po ng appropriation at sa lahat po ng mga kasama ay nagbigay na rin po ng pondo na sana naman po ay mapabigay din sa atin pong mga last term at wag po mapagaya dun sa mga ibang proyekto ng Sanggunian na hindi napapabigay pa ang budget. Pero ngayon po ay nag-uumpisa na mga committee hearing at siguro naman may papaliwanag na kung bakit po yung sa ating mga senior citizens, sa ating mga BHW, ay hindi pa po nabibigyan. And aside from that po, ay isa po sa proyekto ng ating pong kagalang-galang na Vice Mayor na palagay ko naman ay patuloy ang kanyang pagbibigay ng mga tulong at ayuda sa ating mga barangay captain, ay ako po ay gusto ko rin magpasa ng isang resolusyon na magbibigay po sa ating mga gagraduate na barangay officials ng isang resolution giving them recognition sa kanila pong pagtatapos ng termino sa pagtulong na ginawa sa kanila pong mga barangay. At kasama po sa resolusyong ito ay makapagpagawa po tayo ng plaque na manggagaling po sa pondo ng Sanggunian Panlunsod at yan naman po ay nasa sa atin naman pong mga kamay at syempre ho sa atin pong Vice Mayor para ho makapagpagawa ng magaganda pong plaque na ibibigay po natin pag graduate po nila sa pagtatapos ng termino. At yan po ay sa atin pong ABC na alam ko rin naman po na sumasang-ayon at nagbibigay na po ng go signal. So Mr. Presiding Officer, in due time or if I can sponsor this resolution. Yes. The matter brought up by the Honorable Mendoza during the privilege hour is referred to the Committee on Barangay Affairs. If you may allow me, Mr. Presiding Officer, if the committee will allow me to sponsor the resolution. This is exempting for the three reading principle and I move that we pass and approve a resolution giving recognition to our barangay officials. Last termer barangay officials for their service, loyalty, and dedication to I move, Mr. Chairman, for the passage of this resolution. Any second? Seconded? Yes, seconded by the Honorable Rocafort, Monferro, Kerubin, and Puwa. Discussion, the Honorable Silva. Inquiry, Mr. Chairman. Silva po muna. At parliamentary. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Maganda ho yung objektibo ni Kusel Bibong doon sa mga last term barangay official. Pero Mr. Chairman, hindi ka ho dapat ding bigyan ho natin yun ho mga barangay official na matatalo. Ibig sabihin Mr. Chairman, yun ho nakapagserbisyo. Para gahong medyo nakikita ho natin doon sa atin ng gagawing resolution, para ho Mr. Chairman na doon lang sa nanalo.
Ado lang ho sa naka-last term. Ay paano naman ho yung nakadalwalaan term, naka-isang term, pero naglingkod din ho sa lungsod na Lipa. Hindi ka ho. Ang lahat ho yan, sa akin, Mr. Chairman, nakita, lahat ng mga yan may contribution sa lahat ho ng kaunlaran ng lungsod na Lipa. Bagamat hindi ho nakatapos ng termino, meron ho din yan. Isang kapitan, ngayon ho ayaw na ho lumaban uli, o isang konsyal, ayaw na lumaban, ay nag-servisyo naman siya. Siguro sa akin tingin, if ever that the honorable gentleman from Tambo and Saiz at Baraka is amenable to my yes, Mr. President. Siguro, sir. Mas maganda ho yun dahil maganda, para, rin po, maganda rin po yung binanggit ni Consihal Merlo. Ano nga pala dito? Silva. pero syempre ho, may kanya-kanya hong category, may kanya-kanya classification. At ito nga po ay ang last termer. Pero kung tayo po ay meron pa rin pong budget na may pagkukunan, ay di isama rin po natin. Ang problema po kasi natin ay baka po mangyari na katulad po ng inyong pong project sa atin pong senior citizen na hanggang ngayon po ay wala pa po tayong pinagkukunan. Ako po yung nakikiisa at nakikisuporta. Sa katunayan nga po, eh ako pa po ang nagdagdag at nag-amenda ng 70 to 75. Ay ang problema ho ay dapat pong ating sinisilip na ho kung bakit hindi pa naibibigay ng ating pong executive department. Pero I know, Mr. Chairman, napakaganda po ng inyong intensyon at napakaganda po ng inyong proyekto. And kung ito po ay i-allow po ng ating budget, ay ako po ay kasakasama ninyo sa pagpapasa po ng amendment. Mr. Chairman, when it comes to budget concern, Mr. Chairman, siguro yung hindi ho nakatapos ng last term, siguro ay pwedeng plaki na lamang at yun yung resolution ng ating sanggunian. Ibig sabihin siguro sa akin ng tingin, Mr. Chairman, parang sekundarya na lamang po yung financial assistance na ibibigay ng sanggunian. Ang pinakamahalaga dito, Mr. Chairman, na-recognize natin o kinilala natin ang kanilang ginawang paglilingkod sa lungsod na Lipa. Akin nung natatandaan, Mr. Chairman, ako ay dalawang beses na ho nakatapos ho dito ng tatlong termino. Alam mo nyo, after my term, ako hey, binigyan ng isang plaque ng sanggunian through the leadership of Vice Mayor Eric Aprica. Ay, alam mo nyo, ang laki ho ng tuwa sa aking puso at ang laki ho tuwa ng akin ho mga anak. Dahil ho, ibig sabihin no, may sanggunian na kumikilala sa ginawa ho or paglilingkod ng isang lingkod bayan. Kaya sa akin, Mr. President, Mr. Si Honorable Lady Castro po. Hi. Maganda po ang hangarin, mithiin ni Kagawad Bibong Mendoza na bigyan ng recognition ang mga nasabing mga naglingkod sa ating pamayanan. Pero ang akin po lamang ipalaala, baka po yan ibibigyan natin ng parangal ay sa barangay naman they were among those under listed sa narco list. Baka po yan yung mga biktima ng makaya ng mga nagtutulak ay mabigat po yan. Tayo pipitasan ng ating mga kababayan. Oras na binigyan natin ng pagkilala ang kabutihang ginawa nila ay yung palisili sa kanilang barangay ay tulak droga. At baka yan eh. Eh, paalala lang kung akin. Ayaw kong magbubumerang sa atin yan. Kasi magandang hangarin nyo eh. Ay baka sabihin ng taga-barangay, wala si Consihal Bibong, hindi alam din ang aming aring kagawad na rin. Ay isa sa tulak ari. Uh-huh. Pero, tawag po dito, pagka pinag-usapan naman ho siguro yung mga narcolist, ay yan naman ho eh, hindi pa naman ho sila proven na guilty. At sila ay, naman po pero eh, yung may asa. Alam mo ninyo ang ating mga kababayan, yung hinala eh, pag naghinala, tapos ibigyan natin ng recognition, ay ba, ang balik niya sa atin, bakit binigyan ito eh, naman po kasi, Eric. Oo nga po, wala pang prueba. Sabi ninyo, walang prueba. Ay kalat na sa buong barangay eh, na nagtutulak ayat, dari ano ang bulto ng mga shabu. Kaya po, yun lang. Palalalaan po nga kayo. Sige hindi po, po at magaling po at pinalala. Doon lamang po sa kanina pong binanggit ng ating pong kasama na si Consihal Merlo. Yung kasi pong yung monetary concern po, ayun po yung dating ordinansa natin. Ang ipinapasok lamang po natin ngayon is only the resolution
at saka yung atin pong plaki. Oh, iba po yung ating ordinansa na ginawa po para dun sa last term na monetary committee. Mr. Chairman. The Honorable Katipon is recognized. Ay, yung gahong kay Crucial Joel po ang ordinansa na pagkat tatlong term, ibibigyan ho ng kaunting insentibo. Yung gahong natupad na. Yun nga po yung binudget na natin sa appropriation po ngayon. Natupad na ho yun. Naibigay na sa mga... Hindi pa ho nibibigay. Hindi pa tapos ang term eh. Pero eh, may pondo na po yan. Siguradong mapapabigay. Ay di yun nga ang sabi ko nga po, wag lang sana magaya dun sa mga BHW na hindi pa natatanggap yung kanilang honoraria na additional ay, yung sa senior citizen din po. Mo, at saka yung sa teachers. Vice Mayor Merlaw, anong kang gusto mo daw sa iyo na mas suggestion? Ay hindi ba maaaring lahat? Meron kang damusak eh. Ay di ang aamenda ho natin ay yung ordinansa. Ganito po, ang ating topic po ngayon ay dun po sa recognition. So ang proposal po natin ay plaque of recognition po doon po sa mga last termer, iba po ang content. At doon naman po sa mga hindi po papala din, ibibigyan din po natin ang certificate of recognition para po mapagkasya natin ang ating pong pondo. So regarding naman po doon sa second topic ay doon sa cash incentives na karapatan po ng mga magtatapos through an ordinance passed by Sisanggunian, Konsyal Puwa. So doon naman sa mga last termer, ano po, Mr. Chair, tayo pong author noon at katulong natin dito si sige ating pong Konsyal Abior, ano, sa pagpapasa ho ng pondo, nagkakamitin ho doon. Yan naman ho ay ating pong kinumpute kung ilan ho ang magtatapos na kapitan at ilan din ho ang magtatapos na mga kagawad upang sa ganon hindi ho magkulang ang pondo na inilaan po natin doon sa mga magtatapos. Dahil yan yung magkakaproblema lamang kung kukulangin ang pondo kaya ho hindi mapapabigay. Pero sa tingin ko naman ho, dahil ito po ay na kwenta po natin ng tama, ito po ay sigurado mapapabigay doon sa ating mga last termer, Mr. Chair. So with that, Mr. Presiding Officer, baka po pwede na po natin ipasok po ang ating resolution. Sige po. And yung resolution, napasok na, okay na, approve na. Okay na. Ah, di ba pala? Di pa. Okay, any objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Privilege, kung wala na po, we'll proceed to the Honorable Umali. Kung pwede ho sana yung resolution po natin will be exempted also for the signature of the councilors so we can pass it immediately. Exempted na rin po. If there's no objection, the motion is approved. The Honorable Umali is recognized. Mr. Chair, good morning po sa lahat ng mga kasama at mga bisita. Ang akin pong privilege ay parang follow-up po doon sa privilege po ni Consel Bibong Mendoza nitong nakaraang, hindi ko lang po matandaan kung kailan yon, yung regarding po yung sa health card ng ating mga empleyado ng gobyerno. Mr. Chair, napakaganda sana. Hindi ko lang ho alam kung ano nang naging status nito na magkaroon ho ng health card ang ating ho mga kasamahan na mga nasa gobyerno po dahil napakaganda nito. At ang atin pong sa atin pong national sa Congress po dahil ho yung experience po namin na meron hong health card ang congressman, ang kanilang mga staff. So siguro baka pwede ho natin mapag-aralan ang gusto at magkaroon din po tayo dito sa atin hong gobyerno ng health card. Napakaganda po para sa atin, Mr. Chair. Refer to the Committee on Health. The Honorable... yan po ba yung regarding sa privilege? The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, with regards to the inquiry of Kagawad King Umali, the Committee on APRO and the Committee on Health conducted the first hearing with regards to this health card of our regular government employee of the city government of Lipang. As of the moment, we are on the process of gathering information on different health insurance companies. Hindi ho kasi ganun kadaling maghanap ng health insurance, Mr. Chair. Isa pa po ay hindi po natin kakayanin
Tatanungin pa po natin ang mga empleyado natin kung ano ang gusto nila. Kung gusto po nila ay insurance o medical benefit na health card. Ganun din po, hindi po kakayanin ang pondo ng LIPA na isolder lahat. Tatanungin din po natin ang ating mga empleyado if they are amenable na hati tayo kung ano po ang mapipili natin, Mr. Chair. So, bagamat medyo matagal po ang proseso na ginagawa natin, I assure the members of this August body that as chair of the Committee on APRO, wala naman po tayong pinabayaan sa ating trabaho. And rest assured na ito po ay lalabas bilang committee report in any one of these days, Mr. Chair. Antay-antay lang po. Kasi isa pa lang po yung nagbibigay ng nagsasubmit. So, alangang isa lang po ang ating pag-aralan. Kailangan po yung medyo maraming insurance agency yan, Mr. Chair. The Honorable De Castro is recognized. Sa akin pong palagay, that is too much a burden on the part of the city government. Nabigyan pa natin ng health card ang empleyado kasi meron na tayong Lipa City. Public hospital. May PhilHealth na. Meron pang, may, tapos meron pa tayong ayang ating hospital ng Lipa. Ah, marami ng pabor na tayong may bibigay sa ating empleyado. It's only a matter of kung saan nila, kung ano nang i-avail nila. Pag-ibig, SSS, PhilHealth, yan po. Kaya po, that is a too much a burden on the part of the city government. Taking into account ang nagiging problema ang ipinahiriwatig ni Kagawad Rocaport na malaking pundo ang gugugli natin sa bagay na yan. The Honorable Monfero is recognized. Sige. Ikaw na, abbreviate yan. Hindi pa, hindi pa. So, last comment with regards to the health card, Mr. Chair. Well, it is up to this August body whether or not to approve the findings of the Committee on APRO. But nonetheless, the Committee on APRO will make a report and it is up to this August body to decide during our discussion, deliberation, and votation, Mr. Chair. Mr. Chair, can I deliver my privilege? Thank you. Before the privilege, I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Mr. Chairman, if you will remember, this representation authored an ordinance and this August body supported it and approved it, entitled an ordinance requiring all food-related establishments in the city of Lipa to offer half rice in their menu and providing penalties for violation thereof. May I know from the Secretary, Mr. Chair, the status of this ordinance? Regarding? An ordinance requiring all food-related business establishments to offer half rice in their menu and providing penalties for violation thereof. Napirmahan na ka po. Sige po, check po ng ating secretariat yung inyo pong inquire. Second, Mr. Chair, in the same manner, this representation authored an ordinance and this August body supported it and passed it, entitled an ordinance regulating the collection of service charge in the city of Lipa. May I know from the Secretary the status of this ordinance, Mr. Chair? Meron na din po. Third, Mr. Chairman, in 2002, I first entered public service when I ran as Barangay Kagawad of Barangay 3. With the votes cast, I won as one of the members of the Sangguniang Barangay member. It is all a fact to us that the public market is under the territorial jurisdiction of Barangay 3. No share of income was given to Barangay 3 in the public market. But all problems related to the public market is under the shoulder and responsibility of the leadership of Barangay 3. In the population area, we all know that the problem is the congested areas. Nonetheless,
The leadership of the of Barangay 3 is faithfully doing its function in the supervision of its jurisdiction. One problem, major problem of the barangay is the seat of governance where the barangay hall is located. As we all know, the barangay hall of Barangay 3 is situated in a private property. To give credit where credit is due, let us help them to have their own barangay hall situated in their own property. The Sangguniang Barangay of Barangay 3 passed a resolution and submitted it to the Finance Committee asking for a budget for the buying of plot where the barangay hall will be situated. But to no avail, Mr. Chair, there is no feed. This request was on April 18, 2017, last year. But to no avail, no action has been taken by the executive department. So, Mr. Chair, they are requesting that the Sangguniang help them that this dream be realized. I hope that this matter be referred to the Committee on Appropriations, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Appropriations and Barangay Affairs. Mr. Chairman, may the Honorable De Castro is recognized. Relative to the kuna ni Kagawad Rocafort, ay wala po namang mabibili ng lupa do. Isang katay bibili ng lupa. Mr. Kaya Chair? Kahit po may budget at wala naman, eh meron nung bakanting lupa do sa yung kuna sa sasupan itong Luma City Hall. Ay baka ho pwede doon lagay ang hinihiling ng barangay. Ha? Mr. Chair? Wala po tayo mabili lupa na doon. I have here a feasibility study conducted by the Sangguniang Barangay 3 that there is a property being offered for sale located at a parcel of land, lot 5 of consolidation and subdivision plan being a portion located at Barangay 3 at Interior G. Latay Street. Owner, spouses, Leandro P. Dimaano and Bibian T. Dimaano, Mr. Chair. So they have already submitted documents, the transfer certificate of title, the map where they plan to buy the lot and the budget proposal amounting to 3 million pesos for this purchase of property, Mr. Chair. So it is up to the Sangguniang to make a study whether or not it is feasible and whether or not the 3 million amount is enough. A question, Mr. Chairman. Sige po, the Honorable De Castro. Ilan hong metro kodrado yan? Yan ang binibenta. 200. Baka 200? And 8 square meters, Mr. Chair. Bay, baka kulang ho ang 3 million diyan. Ayang presyo ng lupa rin ay benchy. Nakapalo na sa 50 mil. Ay baka po, tsaka ako'y napabor din sa inyo, kaya lang may binabanggit kayo na hirap ng ating syudad sa paghahap ng pundo. Kaya sinasakyan ko kayo sa bagay na yan. The Honorable Gosos is recognized. Mr. Chair, gusto ko lamang din makiusap kasi ang pinag-uusapan na ho natin ngayon ay pagbili ho ng lupa ng mga barangay na walang barangay hall. Ang pagkakaalam ko po dito po sa urban ay may ilang barangay pa rin po na walang barangay hall. Baka naman ho pwede na rin ho natin silang maidamay after ng barangay election, makausap yung mga kapitang nanalo at baka meron din silang alam na lupa na ipagbibili sa kanilang barangay. Tulad ho ng Barangay 8, saka po sa inyo, Mr. Chair, sa Barangay 6, ang pagkakaalam ko po ay pare-parehas po yung narenta. Na baka naman ho sa susunod ay magawan din natin ng paraan at malagyan din ng pondo para magkaroon din ho ng sariling barangay hall, ang Barangay 8 at Barangay 6. Yun lamang po. The Honorable
Mr. Chair. Rocafort. Wrap it up na po. Okay na po yun. Next, Mr. Chair. Ariho ay medyo ilang araw naman akong walang privilege. Mr. Chairman, if you will remember, I deliver a privilege speech regarding the complaints and observation of some of our citizens, including this representation of the quality of goods, fruits, vegetable, fish, meat products, including the expiration date of canned goods and other related products being offered for sale in supermarkets, malls, and other related establishments. In the national level, it is the FDA and the TTI that regulates these areas or fields. But in the LGU, where is it that where is the most feasible, accessible for an individual to file a complaint? We do not have mechanisms in place. During the privilege speech, the Vice Mayor referred it to the Committee on Health and Sanitation and we conducted a hearing on this matter. Now, Mr. Chair, I am offering an authored ordinance entitled An Ordinance Prohibiting the Manufacture, Importation, Exportation, Sale, Offering for Sale, Distribution, or Transfer of any food, drug, device, or cosmetic products that is expired and not in good condition, and providing penalties for violation thereof. To give my committee another jurisdiction on this matter, may I request the Honorable Vice Mayor to please refer it to the Committee on Health and Sanitation. Thank you, po. Refer to the Committee on Health and Sanitation. Next, Mr. Chair. Ang OSLI po natin ay 126 million ang ibinagay nating pondo, Mr. Chairman. At may mga nabalitaan po tayo na sa kabila po ng 126 million na ibinigay natin sa OSLI, hindi po sila, as of the moment, para pong may dalawang linggo na, nakakapag-CBC lab test ng mga gustong magpa-laboratory sa atin pong OSLI sapagkat wala raw po tayong gamit o yung gamot na ginagamit para po dito sa CBC, Mr. Chair. Bakit po ang OSLIP natin ay pinababayaang maubusan ng mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan na gustong magpa-lab test dito na alam naman po natin na kaya sila dito nagpapa-lab test ay libre, Mr. Chair. So, nakanino po ang kapabayaan at nauubusan po tayo ng mga ganitong kahalagang at simpleng mga lab test sa ospital ng lungsod ng Lipa. Please refer the matter to the Committee on Health, Mr. Chair. Refer to the Committee on Health. Pwede na magtanong. The Honorable Katipon is recognized. So, sa 2 weeks, yung question din yung sinong may kwan. Responsibilidad yan ng slip head, yung si Dr. Galit, dahil may budget na 126 million annually. So, yung mga CBC, yung mga chemical na ginagamit doon, ay dapat meron. So, kung nakita niyo nung tayo misa si Consul Abiri nagkuhan pa dito ng mga picture na yung mga gamot, ang bilin din yung binibiling gamot by quarter, yung quarter noong na sometimes in March, February, March, fourth quarter pa lang nakuhan nyo ng 2017. So, malaking issue pagdating sa OSLIP, napakaraming reklamo dyan, napakaraming kwa. So dapat talaga tutukan ng ayos ng chairman ng Committee on Health itong bagay na ito. Bakit nawawala ng supplies? Ay kumpleto naman ang binibigay ng pondo ng sanggunian panlusod. And lastly, Mr. Chair, I am offering to this August body a resolution, an authored ordinance, Mr. Chairman, giving honorarium to our barangay captain, barangay kagawad, SK chairman, and SK kagawad shouldered by the city government of Lipa. If you will notice, lahat po ng ating barangay functionaries, Tanod, BHW, BNS, Hilot, Justice, even our senior citizen is receiving a certain amount of honorarium from the city government of Lipa. Pero ang atin pong mga kapitan, kagawad, SK chairman, at SK kagawad,
ay hindi po nakakatanggap. Mr. Chairman, an amount of 1,000 pesos as a starting honorarium for our barangay captain per month, 500 for our kagawad, 500 for our SK, 300 for our SK kagawad, in the total amount of 4,579,200. So I move that this matter be referred to the Committee on APRO so that we can study the feasibility of this ordinance and, if possible, pass it before the budget of 2019 para ito po ay effective na ng 2019, Sir Chair. Refer to the Committee on Appropriations. The Honorable Privilege if po. The, Honorable De Castro. If the proponent to that measure is amenable, well, I am just requesting that the tanod be included among those to be given honorarium. Meron na po ang tanod. In fact, tinaasan po natin ang sahod ng tanod, Mr. J. Magkano? Eh, dagdagan mo na lima po. Nagsalita ako sa din. Sa 2019 po. Kung matutuloy election, mas lakalaki yan ho. Dagdagan mo na lima po. Ito yung nagsalita din eh. Sige, Sir Chair. Okay. So, tapos na po. The Honorable last privilege na po. The Honorable Monfero is recognized. O nga ho, Mr. Chair. Tanghali na tayo. Good morning, Mr. Chair. Sa lahat ng aking mga kasamahan. At syempre, lalo na po din sa ating mga bisita ngayon, mga espes, ano. Ang akin hong bubuksan ngayong umaga, ito ho ay na-request lang sa akin kasi ang alam ho ay ako pa rin ang chairman ng Committee on Engineering. So last week po, meron po tayong napasama sa agenda na ratification ng iba't ibang kontrata ng iba't ibang mga contractors. So naitanong ho sa akin kung na-ratified na, Mr. Chair. So wala ho yata noon si Consel Macmac, ang atin ng chairman ng engineering. Kaya ho, nakikiusap po yung ibang mga contractors kasi hindi raw nga sila mababayaran hanggat ninararatified ng sangguniang panglusod. So kung pwede po lang, Consel Mac, ay may committee hearing, ano po, kasi may mga contractors nga po na nagtatanong sa akin. So kung nakikiusap po sila, no, kung maaari ay makapagpatawag na po kayo ng committee hearing. Kasi nga po yun ay... Ah, kayo po ba, Consel Junjun, ang chairman? Ganun po ba? So, yun ho ang request ng ating mga contractors kung pwede daw po ay makapagpatawag po ng committee hearing. Ang second po... Sige po, referred po ulit natin yan sa Committee on Engineering and Public Works. Mr. Chairman, the Honorable Gwen Wong is recognized. Regarding po dito sa privilege. Yes. Follow up lang, since address na to sa committee, I'd like to ask a question of the about Traffic Signal Builders Incorporated. So from what I understand, iba na yung pangalan ng traffic light supplier natin. Before it was Abratique, now it's Traffic Signal Builders. So Mr. Chairman of Infrastructure, I'd like you to ask sensibly, mag-co-connect ba ang system nung una dito sa system ng pangalawa? Because suddenly we're changing suppliers again. Second, meron pa po akong donation. Yung donation ng Fiesta World Mall na traffic light set ay hawak ng Abratique ngayon together with City Engineering. And it has not been installed. It's going almost, 3 years? 3 years na. The last committee hearing we had here, na-confirm na ang sino ang may hawak ng mga gamit, but still hindi pa nakakabit. So I am concerned na mag-iiba na naman ang supplier, what will happen to the donation of Fiesta World Mall, which also has not been returned to us. Mr. So Chairman, when we do the committee hearing, please take note of these questions. Thank you. Sige po. The Honorable De Castro is recognized. Yung po yung tungkol dito sa binanggit ni Kagawad Mumpero na tatawag ng committee tungkol sa para ma-ratify ang mga kontrata ng mga kontratista. I want to take advantage of this opportunity na yung pong mga kontratista ay matanong kung sila ay walang lapses, walang deficiency, walang hindi pinababayaan ang kanilang mga project. Yun lamang po to protect the interest of the public. Kasi baka yun po eh, yan lang po ang pagkakataon natin eh. Para sila ay may alas tayo na hindi natin ibibigay
kung hindi ayos ang kanilang mga ginagawang proyekto. Maraming po salamat, Mr. Chairman. Sige po. Privilege. Mr. Chair, ang alam ko po, regards to doon sa sinabi ng ating kagalang-galang Consul Lawing De Castro, nung ako po ang chairman ng Committee on Infrastructure, lahat po ng ating mga konsehal ay ini-invite ko para makapagtanong kung ano man po yung pwedeng tanong, pwede po yan. At nasa inyo pong nasa inyo po yan. Kung kayo po ay available, palagay ko naman po yung mag-conduct ng committee hearing, ay invite po tayo. So tayo po yung umaten doon para may tanong po natin, sir. Sige, ako po ay handa na umaten kung ako ay maimbitahan. Pero kung walang imbitasyon, ay sorry na lang. Okay. Mr. Chair, ang second privilege ko po ay ito ay for information regarding po, lalo tigit po ay sa ating mga espes na narito ngayon. Three nights ago, meron pong incidenting nangyari ng bypass operation kung saan po ito ay nangyari sa Barangay Ludlod at ang involved po dito ay Barangay Tanod pa ng Mataas sa Lupa. Ito ho ay on duty at nagkataon po nagkaroon po ng bypass operation ng ating kapulisan. Ang napagbentahan po niya ay pulis. So sa magkakataon pong yon, lumabang po yung Barangay Tanod at ito po ay napatay. Kaya ako po binuksan itong privilege na to. Gusto ko pong i-remind ang ating mga SPES dahil tayo po ngayon ay nahaharap sa isang eleksyon. Sa atin ng mga barangay, sana po ay maging aware kayo at tingnan po ninyo kung sino ba talaga ang karapat-dapat na inyong ilalagay na maumuno sa ating barangay kasi po napakahalaga ng participation nyo dahil kasali dito ang SK election. Ano? Kasali ang SK election dito. At dapat kayo ay aware sa inyong iboboto o sasamahan. Dahil sa kabila ng kampanya ng ating Pangulong Duterte against drug ay talagang meron pa ring malalakas ang loob na hanggang ngayon ay hindi tumitigil ng pagbebenta o paggamit ng illegal na drugs. Yan ay sana'y alam ninyo sa inyong mga barangay kung kaya't bago kayo boboto ay siguraduhin ninyo na ang inyong iboboto ay hindi involved sa drugs. Yun lamang po, Mr. Chair. Sir, maybe kaya wala ko kay Kusel Patton. Meron ko kasi din sa Facebook, nakalagay ko din yung ex-boyfriend mong tumatakbong kagawa, di iboboto mo pa ba? Ikaw nga ni Loco, barangay pa kaya? Yun yung mga kasama. Ito sa kwan Ano po? So, privilege. Last privilege na po. Dahil napakadami ho nating privilege, ay meron po tayong agenda sa ating... Good morning, Mr. Chairman. Okay po, Mr. Silva. Consul Silva. Gusto ko hong dalhin sa sanggunang ito. Gusto kong itawag ho ng pansin ay may kinalaman po sa TESDA. Yun ang programa ho ng TESDA. Maganda po at marami ang natutulungan. Kaya lamang, Mr. Chairman, marami rin ho ang nahihirapan. At marami rin ho ang hindi ho nagkakaroon ng magandang pagkakataon para ho magkaroon ng isang hanap buhay. Alam mo natin ang objective ho ng TESDA ay matulungan ng ating mga kababayan na magkaroon ho ma-develop pati yung kanilang mga skill, ang kanilang mga potential bilang isa hong yaman ng ating lulunsod. Kaya lang, Mr. Chairman, marami ho mga project ho sa TESDA katulad ho ng paggagawa ho ng TV, mga vocational course ho, Mr. Chairman, sa akin yung tingin ay pagkakatapos ho ng mga batang ito ay makagraduate sa TESDA ay nga pa rin ho. Mga wala hong trabaho, mahirap ho ang oportunidad. At ito sa lahat, Mr. Chairman, sinasabi lang ho na nagiging dahilan lamang yun ang programang ito para ho masabing may programa ho tayo. Sa akin yung tingin, Mr. Chairman, para ho matulungan natin ang mga kabataan ito lalo na ho, sa lungsod na Lipa. Nakita ho natin, Mr. Chairman, na tayo ho dito ay may tinatawag ho na isang policy or ordinansa na 80% ng mga kabataan Lipino ang dapat tumahir sa lahat ho ng mga pabrika. Ang nakita ko, Mr. Chairman, sa TESDA, bakit hindi pag-aralan na ang gawin ho nating vocational course sa TESDA, yun hong mga trabaho na kinakailangan ng mga kumpanya sa Lipa. Katulad po, Mr. Chairman, si Nestle, siguro ho, dalhin natin dito ang training program sa TESDA. Ang PKI, ang Lima, ang mga yun hong ibang iba't iba hong mga
mga pabrika sa Lima. Bakit yun hindi makipag-coordinate ang ating TESDA sa mga pabrikang ito na sa ganun, Mr. Chairman, sa kita ko ho, less effort sa mga kabataan at less effort din ho sa mga kumpanya. Sa halip ho na ang isang bata mag-apply, halimbawa sa Lima, mag-undergo pa sa training, samantalang kung sila ho'y nakapag-undergo na sa TESDA, automatic ho. At ang mga bata ho mag-aaral po sa TESDA, automatic, Mr. Chairman, na may pupuntahan sila once na sila ay makagraduate sa TESDA. Ibig ko sabihin, Mr. Chairman, alam ho nating lahat na ang mga kumpanya sa lungsod na Lipa ay pinairal pa rin ho yung contractualization. Kaya lang, Mr. Chairman, bigyan natin ng pagkakataon ho ang mga kabataang Lipeño na silang priority, Mr. Chairman, sa mga kumpanya sa lungsod na Lipa through TESDA. Kaya siguro, Mr. Chairman, may refer to sa tamang committee, ba't nasa ganun, no, mapag-aralan at magkaroon ho tayo ng koordinasyon sa lahat ho ng kumpanya sa lungsod na Lipa. Nasa ganun, no, hindi na ho mahirapan ang mga kumpanya na mag-hire ng mga bata na may kaalaman na sa kanila hong kumpanya. At the same time, ito rin hong less expense din dito sa ating pamahalaan ng Lipa. Dahil instead na tayo ho gagasto sa TESDA, there will be a reason na ang isang kumpanya na ang gumastos sa training nito hong mga kabataan ito. Refer to the Committee on Trade and Industry and Labor. Question? Mr. Chairman. The Honorable Katipon is recognized. Kaganda ho ng ordinansa ni Vice Mayor yung 80%, 70% of employees ay manggagaling sa lungsod na Lipa kung qualified. Hindi rin napapa-implement eh. O yung inyong citizen, senior citizen na birthday gift, hindi rin napapa-implement. Lahat, TESDA mo kaya. Napakaganda ng mga pinaplano at binabalak. Pero walang pagkukulang ang sanggunay ang panlusol sa mga ordinansa ang ginawa natin. Ang kulang dito yung implementasyon ng chief executive. Sir Chairman, I did not mention na problem may ginawa sanggunian. Ang akin yung nakikita, Mr. Chairman, there must be a proper coordination with the TESDA and the companies. Para ho ito, itutuloy-tuloy ho sa ating mga kabataan. Makikinabang ho nito ang mga kabataan nating manggagawa sa lungsod na Lipa, particular yung mga OSY. Kaya sa akin tingin, Mr. Chairman, dapat ito, pinakikilman na rin ito na sanggunian dahil sabi nga natin, magaganda yung mga program, yung mga ordinansa ho natin. Pero, hindi sa tingin ko ho, Mr. Chairman, dapat tingnan din natin. Dahil na nakikita ko, Mr. Chairman, doon sa ating ordinansa, ay hindi ho nasusunod. It's about time to implement all the ordinances that pass by the sanggunian panlunsod, Mr. Chairman. Kaya sa akin tingin, Mr. Chairman, busisihin natin lahat dito. At sa akin tingin, Mr. Chairman, ang makikinabang ho dito at ang mananalo dito ay ang mga kabataan Lipa. The Honorable Wong is recognized. Consul Merlo, may I ask you something? Yung privilege mo, is it towards TESDA, the national office, TESDA, the regional office, or TESDA na hawak ng City Hall? Sa akin yung tingin, we are here in the City of Lipa, I think, siguro dapat muna natin pakialman ito hong local. Okay. Yung ginagastusan ho ng Lusa Dalipa. Okay, Consul, do you know how to get permit sa TESDA per course? Ang alam ko ho, basta gusto kong mag-aaral ng TESDA, ay pupwede ho. Kaya lang, I'm very sorry, Consul Merlo, that is now how it works. Yung group ni Ms. Lerma, what we call the LCC TESDA, they have to apply for every course, and TESDA has more than at least 50 courses or more than that. So sila dapat mag-a-apply sila per course, and we have to make them, lahat ng facilities dapat available. So every course, kung kunyari car maintenance yan, sobrang daming facilities na required. Plus, kailangan may trained teachers approved by TESDA to hire. Hindi pa pwede na gusto mo lang magbukas, makakapagbukas ka. TESDA has so many rules that every operator, TESDA accredited operator has to follow. So yung sinasabi nyo, it's job matching versus education. That's also very important. But at this point, what is the industry that is coming into Lipa? I think what we should be looking at is opening our city to more business,
So with business, then we can job, education match and job match. Kulang ang investors natin dito sa Lipa. The reason why, Mr. Chairman, sige po, Chairman, the reason why I requested the chairman to refer to the proper committee to study and to coordinate with the proper agency and to other companies here in the city of Lipa. Siguro, tingnan muna natin yung outcome ng pag-aaral. Tingnan muna natin kung ano gagawin ng committee ba. Ang mahalaga ho lang dito, gusto nating iparating through us, through this sanggunian, na ito ho sana ang dapat at magiging maganda para sa kabataan ng Luzon dalipa. Mahabula, Mr. Chairman. The Honorable De Castro is recognized. Hindi na po sana ako magsasalita. Ay narinig ko po si Kagawa de Locatipon. Yung sinasabi ng 80% at saka 20%. Eh, gusto ko ipabutsa inyo. The record will show that I'm the author of the question. Nga pala eh. Pasensya ba isa yun? So I'm just reminding, hindi ko gusto sarilihin at ako nabisya naman ang sangguni yan. Pangalwa, yung po sinasabi ni Kagawad Merlo, hindi po natin dapat panghimasukan ang TESDA. Sapagkat yung po TESDA, bago mag-offer ng kurso, pinag-aaralan ang mabuti at inaalam kung alin ang in-demand sa mga pabrika. Tsaka hindi natin dapat turuan ang mga bata. Sa patang mga bata mismo na ang mayor, kung ano ang kanyang hilig, yun ang kanyang kukunin sa TESDA. Pero unang-una, hindi po natin dapat panghimasukan ang pagpapatakbo ng TESDA sapagkat yan pong pag-o-offer ng mga na kaaral, mga skilled, ano? Katulad halimbawa ng mekaniko, yan po ay pinag-aralang maigi ng TESDA, sinurvey. Alin ba rito ang kailangan ng kasalukuyang mga korporasyon para ang ating mga kabataan ay masyang tuunan ng pag-aaral ang kursong dapat na kunin. At sila, pag nakatapos, ay di yun, madali na sila pumasok. Mr. Chairman, gusto ko lang elaborate ho yung sinabi ni Gwen. Katipon is recognized. May sinabi ho si Gwen kanina na sabi nga niya, kulang ang investor sa lusod ng Lipa. Yun ang isang re-resolvehin ng committee para magdumami ang investor sa lusod ng Lipa. Mr. Chairman, okay, I will answer the... Alam mo nyo, siguro ho, sinasabing hindi dapat pakialaman. Sabihin ko, no. Dapat ho tayo makialam. Una ho, ayun ho ay nagastos ho, yung ating local, yung TESDA ho, na sinasabi ho natin, ginagastos ito ng pamahalaan ng Lungsod ng Lipa. Padalwa, ang nakataya ho dito yung kinabukasan ng mga kabataan ng Lungsod ng Lipa. Ano sasabihin natin, hindi tayo makialam? Pakialam natin yan, tayo mga lingkod bayan. Padalwa, Mr. Chairman, ang sinasabi ho dito, tama ho, may programa ang TESDA. Pero pagkatapos ng programa, nasaan ang mga kabataan? Nasaan ang mga kabataan? Wala rin ang trabaho. Napilitan ho mag-mekaniko. Pero wala naman yung trabahong pagmimekaniko. Natutuho na pag-aayos ng refrigeration, wala naman hong mapagtrabahuhan. Ang ibig ko sabihin, Mr. Chairman, bakit pwede naman ho tayong magbago? Hindi naman ho pwedeng kung ayun ho ang sinasabi ng national, base sa kanilang pag-aaral, tayo naman ho dito, we have a local autonomy kung ano makakabuti sa ating mga kababayan sa lungsod na Lipa. Kaya nga pag-aralan natin, kung ayun ho ay po pwede na ang atin ho mga kumpanya ay sila ho mag-sponsor sa mga kabataan sa TESDA after na mag-graduate sila, ang mga kabataan natin ay may mapupuntahang trabaho na sigurado. Hindi na ho kinakailangan maghanap pa, kundi may tagasambot na. That is my point, Mr. Chairman. Sige po. So, mayroon na po ito yung naka-refer na po sa committee and let the proper committee handle po the committee report. Lahat po ng spes po natin ay pumunta na ho muna sa ating office. I'm declaring a 2-minute recess. Sige po, session na resume. Privilege. Kung wala na po, we'll proceed to the reading of the minutes of the preceding session. The Honorable De Castro is recognized. I move that we dispense with the reading of the minutes of the previous session. And that the same be considered approved. Any seconded? Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved. Committee report, the Honorable Umali is recognized. Thank you, Mr. Chair. Regarding committee report number... regarding committee report... Yun, yes,
Since everybody has a copy of this committee report, Mr. Chairman, I move for the approval of the same. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number one, supplemental budget of Committee on Appropriations. Number two, letter request of the City Mayor addressed to the SP. Committee on Environment. Number three, authority of the Mayor. Land Use. Number four, Land Bill Residential. Land Use. Number five, Centrina. Land Use. Number six, SUP of Palacio. Land Use. Seven, reclassification Land of Antonio Paltado. Eight, reclassification Land of Use. Leo Aldueda. Benedict Valencia. Land Use. And Glenda Huico. Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Umali is recognized. Mr. Chair, I move that we pass a resolution authorizing the local chief executive to enter and sign the memorandum agreement between the POEA, OWAD, DOLE, and TESTA on convergence of illegal recruitment fee free local government units for third and final reading, Mr. Chairman. Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Budget? Ng, item number one, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, please consider item number one as urgent and the same be approved for third and final reading and excused from the three reading. And second, seconded, discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. There's no other matters to discuss. There's no objection from the floor. The session is adjourned.